At kaugnay pa rin po ng mga container na puno ng basura mula Canada na dinala sa Capas Tarlac, makakausap natin si Undersecretary Jonas Leones ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Magandang tanghali, Yusek Leones. Magandang hapon po si Connie Season po ito. Tanghali, Connie. Magandang tanghali. Oo. Siyempre, ang tanong ho, paano ho nakakalusot at dito sa atin ibinabagsak yung mga container ng basura mula po sa Canada? Actually, ito, Connie, hindi naman ito bago. Ito yung mga lumang, tanda mo, no? Merong 2013, nagkaroon tayo ng ano. So ito, naging subject to ng interagency natin. Nagkaroon ng mga negotiation, nagkaroon ng mga development. Ngayon, ang ginawa natin dito sa mga importer sa consignee, kinasuhan na natin sa korte, no? Sa trial court ng Metro Manila. And then, final ito na nga ng DOJ. Mm-hmm. Ngayon, ang naging decision natin ng interagency na kasi ang nangyari doon eh, ang unang plano sana natin, ibalik natin sa Canada, kaya lang nagkaroon ng konting diplomatic mga issues. And at the same time, nag-comment din ang DFA na if you're going to pursue yung legal action against Canada, then we will be filing sa international court and it will really take a long time before we can address or settle this dispute. Ano? So, anong nangyari ngayon? Sabi natin, sabi naman, kung yun ang direction na gagawin natin, at the end of the day, nandiyan pa rin yung mga basura natin at medyo talagang nagiging health hazard na. At the same time, merong port congestion, ano? So, nangyari, hinintay lang natin, hindi tayo nag-file tayo ng motion sa DOJ with DOJ sa Marin Trial Court, ano? And then, namiling tayo na ma-dispose na yan. Ito ay kasunod din ng ordinance na ipinesa ng City of Manila na talagang kailangan dispose na yan. So based on the waste analysis and characterization study na kinundak ng EMB ng DNR, so napag-alaman na ito ay mga municipal waste plastic at saka municipal solid waste na mga waste na po pwede namang i-dispose locally. So ito na may court order na and then meron na ring work. So ito na yung final disposition, yung final endpoint, the final disposal na ng mga waste sa Canada. Doon nga nilagay natin sa Metro Clark. Okay. So BOC na ngayon ang nag-implement ng disposition. Pero sir, itong 27 na container ng basura mula sa Canada, ay masasabi ba natin na iyan na lamang ang container na yan o meron pa bang iba pang naipuslit? Ganito, yung first 50, Connie, yung unang 50 natin, naisuha natin ng importation clearance noon na it turned out na merong misrepresentation. Kaya nga tayo na sa kaso, no? Mm-hmm. So ang ginawa natin, pagkatapos itong na-experience natin ito, we implemented mga policies na talagang to ensure that this thing will not happen again in the future. And isa nga sinasabi natin sa DOJ, sa BOC, na kung walang importation clearance ng isang shipment, dapat hindi na i-unload dun sa BOC para wala na tayong problema. So, ini-implement na natin ito ngayon. At the same time, kapag ang shipment nandito na, kasi ang requirement ko ni 30 days before, sa batas natin, sa RA 6969, 30 days before arrival of the shipment, dapat may importation clearance na. Right. So, ang nangyari dyan, kung nandiyan na, dumating na at mag-apply ng importation clearance, i-deny na namin sa DNR para wala na tayong problema. And then the DOJ can really proceed with shipment. So, ngayon, nandun ngayon sa Capas Tarlac, ito yung first 50. Ngayon, sa tanda mo, may lumabas sa media natin, may nahuli pang 50, di ba? Yes, sir. 47. Itong huli na ito, ang declaration namin, walang importation to, illegal itong shipment to, illegal from the very beginning. Kaya sabi namin dapat DOC nang mag-ayos niyan. If they deem it proper to send it back to the center, nasa kanila yan kung paano yung dispose. Pero itong first 50 natin na subject nung merong misrepresentation may kasa RTC, ito na ngayon yung dinispose natin sa Metro Clark. I see. Pero sir, alam nyo, syempre marami hong nagtataka, no? Kasi napakarami nito. Pero baka daw kasi ang impression ay matagal ng kalakaran ito na nakakapasok ang basura ng mga ibang bansa. At ngayon lamang nabuking, kumbaga. Meron ho ba kayong ganyang investigation sa inyo pong part naman? O, wala kaming ano, kasi ang requirement kasi namin pagka mga hazardous waste sa DNR, they are required to secure permit na sa aming importation clearance sa amin. Mm-hmm. Ngayon, kung may nangyayaring mga ganyan na nanggagaling sa mga basura sa bansa, illegal talaga yun from the very beginning. So, sabi kasi sa BOC naman, Connie, maraming transaction talagang illegal yan. Everyday, maraming transaction niyo, sir. Na nangyari, illegal. So, nangyari dyan, nasa BOC na yan. Kasi they are mandated naman to confiscate, to destroy, kung ano yung mga illegal na tumarating sa ating bansa. Nasa kanila naman yan.
So, linawin ko lang, sir. Oo. So, linawin ko lang, sir, ha? So, ibig sabihin, dun sa bagong patakaran na pinapatupad natin ngayon, bago pa makapasok sa ating bansa, ay, kumbaga, meron na tayong nakaantabay na magde-deny mula po sa DNR, tama so, ba? Okay, good. But pagka in case of hazardous waste material, dapat talaga meron sa amin. Kasi pinapayagan naman natin kasi yung mga plastic, mga recyclable product na galing sa iba para magamit natin dito. So, umingi sa amin ng mga importation piran. Mm-hmm. Ngayon, ang nangyari, yung mga iba, dumarating na rito sa Bureau of Customs, na-unload na rito sa Bureau of Customs, saka lang sila nag-file ng importation piran. Right, oo. Ganun dati. Ngayon, nagka-problema tayo ng ganyan. Sabi namin, we need to talagang enforce na yung batas, natanggalin na yung mga iba na, kasi yung ginagawa namin ng dati, mga predecessors ko, predecessors namin ni Secretary Pahe, nag-i-issue kami ng protection clearance even if nandito na yung shipment. Mm-hmm. Pero ngayon, if we are going to implement talaga yung strict provision ng batas, dapat talaga 30 days before arrival of the shipment, the importer should require or should secure permit from us. Mm-hmm. Kamusta na ho kaya itong mga individual o yung kumpanya na ating pong tinutugis ngayon na nagpasok nito. Ngayon, nandito na ngayon, nasa korte na, and then ang DOJ na nag-handle sa court. So sila na yun, nandun na kasi, sinasabi nga saan, paano yung mga damages, sir? Sabi namin, nandun na lahat sa court. May pleading na kami doon, damages, ano pa yun, tapos blacklisting, lahat na, nandun na. So ang ginawa pa namin isang measure pa, no, para ma-prevent namin yung ganitong sitwasyon, we have given the BOT the list of accredited importers lang. So, ibig sabihin, pag wala hindi sila accredited, dapat hindi sila pinapayagin ang mag-support. Taka, linawin ko lamang ho, sir. So, ibig sabihin, yung individual or yung kumpanya po na involved dito ay alam na natin at kilala na ho. Nakakuha na. Nakakangit-git, sir, eh. Dahil marami na nga tayong basura dito na hindi natin malaman kung saan natin ilalagay. Ilalagay po natin yung imported na basura na yan, di ba? Ito ho ba Pilipino? Kaya, Pilipino ho? Chinese? Ano bang pagkakakilanlan mo? Meron to sa Canada na chronic at may local counterpart dito sa Valenzuela. Mm. So, kinatuhan na rin natin sila. Kinatuhan na natin pati yung dating importer na local at saka yung importer dito yung ano. Kasi yung importer naman sa ibang bansa, hindi natin man dahil wala naman tayong direct speech doon. Of course. So, importer lang dito sa Pilipinas ang nagan natin, ang kinatuhan natin. Mm-hmm. May bail ho ba yan? Ano? May bail ba, if ever, sir, yung... Alam ko, may bail. Nag-bail siya. Si Adelpa, parang I forgot na ni, pero Adelpa at ang pangalan. Okay. So, nasa DOJ, they filed yan na, siyempre, dapat may warrant of arrest yan. Oo. Saka pala ko, nag-bail niya. Nag-bail, pero nandito pa ho sa bansa. Nandito yan, hindi naman makakalig. Sinisiguro ko lang ho, kasi alam nyo na, minsan kapag nag-bail, bigla nawawala, kasama ng siguro ng mga basura niya. Oo, but ang ano natin doon, ano yung pinaka-face ka natin dito na hindi na siya makakalusot sa akin. Kaya nga, close coordination kami ng BOT at lagi kaming talagang nag-discuss on how to improve our policy to prevent this from happening again. Sir, asahan namin na huwag niyong palusutin si Adelpha, ha, sir? Hindi talaga. Nagkasala siya, kailangan talagang maparutahan. Oh, sir. Salamat po sa inyo pong oras, ha? Salamat. Maraming salamat po sa information din. Yan naman po si DNR Undersecretary Jonas Leones.